PBA Playoff Top 4 Scenario. Sino ang papasok at sino ang malalaglag? Tatlong teams, dalawang spots na lang ang pinag-aagawan para sa top 4 na mayroong twice to beat advantage. Ito ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat mga lords. Sa pagpapatuloy ng PBA 48 Season Commissioner's Cup Elimination Round, naglaban ang Phoenix Super LPG at saka itong Meralco Bolts para sa inaasam na top 4. So naging victorious dito ang Phoenix Super LPG kung saan ay umiscore nga ito ng 93-83 panalo kontra dito sa Meralco Bolts. So itong Meralco Bolts ay nag-aalanganin na nga makapasok para sa top 4 dahil dito sa kanilang pagkatalo sa Phoenix Super LPG. Samantala itong Phoenix Super LPG naman ay na-secure na nila ang isang spot dito sa top 4 para sa PBA Commissioner's Cup Playoff. So ngayon tingnan natin itong latest team standing kung saan nangunguna na nga itong Magnolia Chicken Templados na mayroon 9-2 win-loss record. 8-2 win-loss record naman para sa Phoenix. Ang 3-4-5 San Miguel, Ginebra at Meralco ay tabla sa 7-3 win-loss record. Samantala, nanalo rin kagabi ang Inlex Road Warriors kaya tabla sila ng TNT Trupanggiga na mayroon 4-6 win-loss record. So napakahalaga ito para sa Inlex Road Warriors para makapasok sa top 8 nitong PBA Commissioner's Cup Playoffs. So narito naman ang mga natitirang laban ng Ginebra San Miguel kung saan ay makakalaban pa nga nila itong Inlex Road Warriors. So must win din itong laban ng Barangay Ginebra San Miguel at parehas din itong Inlex Road Warriors para makatiyak din may pag-asa pa silang makapasok sa top 8 at itong Ginebra naman ay para naman sa top 4 itong PBA Playoffs. So para sa San Miguel Vermin din ay must win din itong kanilang laban dito sa Blackwater Busing kung saan eliminated na nga itong Blackwater Busing at itong San Miguel Vermin naman ay malaki pa ang tsansa na makapasok para sa top 4 dito sa PBA Commissioner's Cup Playoffs. So ang Meralco Bolts naman ay mayroon pa din laban. Ito nga rin ay dito sa eliminated na Terra Firma Jeep. So ganun din, must win din itong Meralco Bolts para magkaroon pa nga sila ng pag-asa na makapasok sa top 4. Pero sa ngayon, hindi na nga hawak ng Meralco Bolts sa kanilang mga kamay ang kanilang kapalaran na makapasok dito sa top 4 para sa PBA Commissioner's Cup Playoffs. At kinakailangan lang nila ay maipanalo itong laban nila kontra dito sa Terra Firma Jeep. So sa panalo kagabi ng Phoenix Super LPG ay na-secured na nga ng Magnolia Chicken Templados ang number 1 spot dito sa latest team standing dahil kahit nga magtabla sila ng Phoenix Super LPG dahil tinalo nga ng Magnolia Chicken Templados itong Phoenix Super LPG ay mananatili sa number 1 spot ang Magnolia Chicken Templados. Samantala, itong Phoenix Super LPG naman ay sure na ang pagpasok nila para sa top 4. Ngayon, naantayin na lang ang susunod na mga laban ng San Miguel Vermin, Barangay Ginebra at saka Meralco Bolts kung sakasakaling mananalo sila sa mga huling laban nila dito sa elimination round. So aantayin sila ng Phoenix para sa positioning naman kung itong Phoenix ay magiging number 2 or number 3. Ito ang pwede maging spot nitong Phoenix Super LPG para sa pagtatapos nitong PBA Commissioner's Cup Elimination. So maganda na ang katayuan nitong Phoenix Super LPG dahil na rin dito sa kanilang import na si Jonathan Williams. So ngayon ang ating pag-usapan itong magiging scenarios ng tatlong team na nag-aagawan pa nga para sa dalawang spot na natitira. Na ayon nga dito sa report ng spin.ph ni Sir Ruben Terrado, PBE scenarios is MB Ginebra, Meralco
are vying for last two tries to beat spots dito sa PBA Commissioner's Cup. So unahin natin itong San Miguel Vermin. Ayon nga din dito sa report ng spin.ph ni Sir Ruben Tirado, ang Vermin ay ang mayroong pinakamalaking pag-asa na makakuha ng twice to beat advantage. Hindi lang dahil sa ang kanilang makakalaban ay ang Blackwater Busing sa final game nga dito nga sa Biyernes. Itong Vermin din ngayon, sila yung mayroong pinakamataas na quotient kung sakasakali magtatabla-tabla silang tatlo. At itong Vermin nga, pupwede nga sila mapunta sa number 3 spot kung saan makakalaban nila itong Norfolk Batang Pier sa quarterfinals. At maaari pa din mamakyat sa number 2 spot itong Vermin kung sakasakaling magtatabla sila nitong Phoenix Super LPG, dahil nga natalo nga ng Vermin itong Super Phoenix Super LPG. So kinakailangan din maipanalo ng Phoenix itong laban nila kontra sa TNT Trupang Giga para masecure nila ang kanilang top 2 spot. Samantala sa Barangay Hinebra naman, ay dahil nga dito sa pagkatalo ng Meralco Bolts, ay buhay pa ang pag-asa ng Barangay Hinebra San Miguel para makapasok sa top 4. Ang kinakailangan nga nila, manalo sa kanilang laban versus sa Inlix Road Warriors. So ang potential na magiging kalaban nga nila dito para sa semifinals, itong Manila Clasico. Dahil magiging top 4 nga sila dito, so ang makakalaban nila, itong number 1 na Magnolia Chicken Templados para naman sa Meralco Bolts. Mula sa contender ng pagiging number 1, ngayon ay nagdidelikado nga sila na hindi makapasok para sa try to beat advantage, dahil nga ang kanilang kapalaran ay hindi na nga nila ito hawak. So ngayon kinakailangan muna nilang may panalo kontra nga dito sa Tira Firma Jeep, and then waiting nga sila or hoping sila na matalo nga itong Barangay Hinebra San Miguel or either itong San Miguel Vermin para sila magkaroon pa ng chance na makapasok sa top 4. Pero kung magkaganon man na magkaroon ng triple tie dahil nga itong Meralco Bolts ay tinalo ng San Miguel Vermin at Barangay Hinebra, sila ay magiging number 5. At malaki ang posibilidad na makaharap nga ng Meralco Bolts ang kailang karibal na Barangay Hinebra San Miguel sa quarterfinals, dahil silang yung magiging number 5, number 4 naman itong Barangay Hinebra San Miguel. At kung makakalusot sila ay makakalaban nila ang Magnolia Chicken Templado sa semifinals. So ito yung magiging senaryo ng Meralco Bolts sa pagkatalo nga nila dito sa Phoenix Super LPG, ay hindi na nga nila hawak sa kanilang mga kamay ang kanilang kapalaran dito sa paparating na playoffs nitong PBA Commissioner's Cup. So maraming salamat mga Lods. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion, iwan nyo lang dyan sa baba.